morning. Welcome back to my channel. At sa araw nito, mga guys, meron po akong magandang i-share sa inyo sa araw na ito. At marami po tayong katanungan tungkol po sa ating buhay. Marami sa atin na sinasabi, lalo na sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga ating mga daddies at mommies dyan, na paano ba talaga ang mag-ipon? Diba yan ang problema sa ating bansa kung paano mag-ipon? Maliit man ang kinikita at malaki, paano ba talaga ang mag-ipon? Sa araw na ito, meron po akong nakilala na very successful po sa regarding sa paghawak ng financial, at ganun din po, hindi lang po sa financial kundi po sa kanyang pamilya. At nakita ko po sa kanya yung talagang very successful po na pamumuhay. Dahil po meron po siyang tip na ibibigay sa inyo. Napakaganda. Marami po kayong matututunan dito, mga guys, lalo na mga tatay dyan. So, ito po ay gusto ko na pong introduce sa inyo, at stay tuned lang po hanggang sa matapos po yung video, kailangan po tapusin nyo para po meron pong mga tips kayong matututunan talaga dito. Guys, ito po gusto ko pong bigay sa inyo, ay gusto ko pong ipakilala sa inyo si ex-Colonel Jerry Rojas. Palakpakan po natin siya. Magandang umaga po, mga magulang at ako po si retired Colonel Jerry Rojas, dati pong miyembro ng Philippine National Police. Nag-join po ako sa Philippine National Police noong 1996 at ako'y nag-retire noong 2016 at the age of 48. At sa ngayon ay ako po'y nagtuturo sa College of Criminology, sa Philippine College of Science and Technology, at ako'y nagtuturo ng mga forensic sciences at investigations. Ang aking ibabahagi sa inyo sa umagang ito ay patungkol po sa pag-iipon. Dahil marami po ang mga nagsasabi na mga kakilala po natin na pagdating ng kanilang sweldo sa kinsinas at saka katapusan, ang sinasabi nila, wala silang naiipon. Kahit na anong gawin nila, wala po silang naiipon, walang natitira sa kanilang mga sweldo. At ang ginagawa po kasi usually ng mga kaibigan po natin ay pagdating ng kanilang sweldo, uunahin po nila yung mga gastusin. Kaya ang sinasabi nila, pagdating ng sweldo, gastos dito, kagaya ng kuryente, tubig, pagkain, load, internet. Kaya pagdating na nagastos na lahat yung pera, syempre walang natira dun sa sweldo, kaya walang naiipon. Yun po kasi ang ginagawa, salary, pagdating ng salary, ima-minus nila yung mga gastusin, mga expenses. At kung mayroon daw matira, yun ang kanilang savings. Paano kung ang sweldo mo, sumisweldo ka ng 20,000 a month, at ang iyong mga gastusin naman ay 20,000. So, 20,000 na sweldo minus mo yung 20,000 na gastusin equals zero. Kaya wala ka talagang maiipon kapag ganun ang ginagawa po natin. Ngayon, balik ta rin po natin. Ang gawin po natin, ang suggestion ko po, ang tips ko po na aking may babahagi sa inyo, na ito'y ginawa ko pa noong 1996 na simula nung ako'y naging police hanggang sa ako'y mag-retire, yun po'y aking ginagawa. Ang ginagawa ko po ay pagdating ng sweldo, ima-minus ko na po yung savings, at kung ano yung kung magkano natira sa savings, yun po ang gagastusin ko sa isang buwan. Ibig sabihin, pag sumisweldo po tayo ng 20,000 a month, ima-minus po natin yung 10% na savings. O pagpalagay niyo nang sumisweldo kayo ng 20,000, i-minus niyo yung 2,000. Yun ay i-separate nyo na kagad yun na gagawin yung savings. Kailangan religiously ang gagawin po natin. So, kung dumating yung 20,000 na sweldo, i-minus nyo yung 2,000, ang matitira ay 8,000. Yung 18,000, I should say. Pag yung 18,000, dun nyo ngayon kukunin yung inyong mga gastusin. At yung 2,000, sabi ko sa inyo kanina, pag dumating yung 20,000 na sweldo, i-minus po natin yung 2,000. At yung 18,000, yun ang inyong gagastusin. Kasi yung 2,000 po, mga magulang mga kapatid, what is 2,000 in a month? Yun po ay parang pambili lang ng mga merienda, no? So,
yung 2,000, kapag nakapag-ipon po tayo ng 2,000 a month, sa isang taon po, ay mayroon na kayong savings agad na 24,000. So, ganun lang po kadali ang pag-iipon, mga magulang, mga kapatid. Ano, pag inuna po natin ang mga gastusin, ay sigurado po wala po tayong maiipon sa isang buwan na sweldo natin. So, balit, pag dumating ang sweldo natin, na gaya ng example ko sa inyo kanina, na kung sweldo nyo ay 20,000 a month, sineperate nyo kaagad, hiniwalay ninyo kaagad yung 2,000 na gagawin yung savings, ay ang matitira na 18,000, doon nyo na ngayon kukunin ang inyong mga gastusin. Kapag ginawa po natin ito ng may disiplina, religiously na sinunod po natin ito, sa isang buwan may 2,000 po kayong savings, sa isang taon mayroon po kayong 24,000, sa 10 taon na inyong gagawin yon mayroon na kayong 240,000. Iba pa po yung interest kung ito po ay, kung itong 2,000 na ito na buwan-buwan, kung 24,000 a year, iba pa yon kung ito ay inyong i-invest. Sa mga susunod na vlog po natin, ay ituturuan ko naman kayo kung paano ang mag-invest. Sa ngayon, ang dapat nyo munang gawin ay mag-ipon muna kayo upang sa mga susunod na panahon, mayroon na po kayong i-invest. At yung investment na yon, kapag ang inyong investment lumaki ng lumaki, ang pera ninyo ngayon ang magtatrabaho para sa inyo. Hindi nyo na kailangang magtrabaho ng mahabang oras para magkaroon ng pera. Subalit, kapag mayroon na po kayong naipon na pera at ito ay inyong in-invest sa magandang investment na magbibigay sa inyo ng return, yung pera na po ninyo ang magtatrabaho sa inyo. Alam po ninyo, mga magulang, mga kapatid, kapag ang perang inyong naipon at ito ay inyong in-invest sa tamang investment, huwag po sa mga investment scam, ano po? Sa mga susunod po ay tuturuan ko kayo kung saan ninyo i-invest ang inyong pera para hindi kayong maloko ng mga scammers. I-invest nyo sa tamang investment at ang pera na yon kapag siya ay kumikita ay yun sila na po, yung pera na yon ang magtatrabaho sa inyo. Let your money works. First, you have to work for your money and if you have money, you invest it and then the money will work for you. Alam po ninyo, mga magulang, mga kapatid, kapag ang pera na ninyo ang nagtatrabaho sa inyo, hindi po siya, wala pong day off. Hindi po nag-day off ang pera. Sila po ay magtatrabaho. No, 24/7. Kahit na po kayo ay natutulog, ay kumikita ang inyong pera. No? Hindi po natutulog, hindi siya nag-leave, hindi siya nagkakasakit, kundi tuloy-tuloy na ang pera ang magtatrabaho sa inyo. At yan ang tinatawag naman natin na passive income. Yung tayo ang nagtatrabaho, ang tawag po dyan ay active income. No? At kapag ang pera mo ngayon na naipon, yung sinasabi ko sa inyong yung pagdating ng sweldo, imaminus mo kaagad yung savings mo. Sabihin eh, mag-iipon ka na ng pera. At kapag nakapag-ipon ka na ng pera, huwag po ninyong gagastusin ito. No? At ito po, ilalagay nyo sa isang sa magandang investment. At pag siya ngayon ay kikita na, pag malaki na yung investment po ninyo, siya na ngayon ang magtatrabaho sa inyo. So, yan po ang aking tip sa inyo sa araw na ito na kailangan po nating mag-ipon. Hindi po nakukuha yan sa laki ng sweldo. Maliit man ang sweldo mo, malaki ang sweldo mo, makakapag-ipon po tayo kung ating gugustuhin. Kung gagawin po natin yung aking tip na binigay sa inyo na napaka-simple, napaka-basic. Pagdating ng sweldo, halimbawa, ang sweldo nyo, uulitin ko, sumisweldo kayo ng 20,000 o kaya kahit maliit lang, 10,000 a month. O, pagdating ng sweldo mo ng 10,000, i-minus mo kaagad yung 1,000. Napakaliit po yun yung 1,000. At yung matitira na 9,000, yun ang iyong gagastusin. Yung 1,000 mo, isi-separate mo, ihiwalay mo kaagad yun, magiging savings mo yun. Huwag mo naman po tayong mag-iipon na kapag nakapag-ipon tayo, ay mayroon na akong malaking pera. Bibili ako ng cellphone, bibili ako ng laptop, at bibili ako ng damit, bibili ako ng pantalon, sapatos, magja-jollibee ako, magmamakdo. Wala pong kabuluhan yung ating pag-iipon na ginagawa.
Ang purpose po ng pag-iipon natin, kaya po tayo mag-iipon, ay dahil pag naipon na natin ito, ilalagay natin sa magandang investment. Alam po ninyo kasi, kapag kung tayo, kaya na, sasabihin niyo sa akin, Brother Jerry, kung ang 1,000, sabi niyo, malaki yatang mababawas sa sweldo ko yun. Kanyo. Alam po ninyo, kung kaya niyong yung mga iba, kaya nilang mag-inom ng alak, so gagastos sila ng 1,000, mahigit pa, 2,000 pa. Nag-iinom sila, tatawagin yung mga barkada, ano, mag-iinuman, makakagastos ng 1,000, 2,000. Eh kung yun sana, eh, ginawa mong savings mo na yon, di po ba? Malaking bagay po yon, no? Kung kaya po natin bumili ng mamahali na cellphone, kaya na po natin bumili ng mamahaling damit. Kaya po natin bumili ng mamahaling sapatos. Kaya po natin mag-Jollibee araw-araw, mag-McDonald's, kung ano-ano pa na mga luho. Ano? Kaya po natin paggagastosan ng mga yan. Hindi ba't mas maganda kapag bibili tayo ng magandang kinabukasan? Kung kaya nyong bumili ng mahal na laptop, mahal na cellphone, hindi ba't mas maganda ang bumili ng magandang kinabukasan? Yeah. So, paano ba tayo bibili ng magandang kinabukasan? Yeah, matuto po tayong mag-save. Matuto pa tayong mag-ipon, no? So, bab, uulitin ko uli yung aking sinabi kanina. Pagdating ng sweldo mo na 10,000, i-minus mo na yung 1,000 para sa savings mo. At ang matitira na 9,000, yun na ang gagamitin mong gastusin sa araw-araw. Pag ginawa po ninyo yan, mga magulang, mga kapatid, religiously, sa isang taon, mayroon na kayong 12,000. Okay? Mayroon na kayong 12,000. Oh. Sa 10 taon, mayroon na kayong 120,000. So, ganun lang po, napakadali ang mag-ipon kung gugustuhin po ninyo. Okay? Sasabihin ninyo, marami akong gastusin. Marami akong babayaran sa load. Okay. Yung load po ninyo, mga magulang, mga kapatid, bawas-bawasan po ninyo. Yung load ng mga anak ninyo, bawas-bawasan ninyo. Hindi ko sinasabing itigil nyo yon, kundi bawasan po ninyo. Yung mga pa-Jollibee-Jollibee, kung nagja-Jollibee kayo twice a week, bawasan ninyo, gawin yung once a week na lang. At yung natitipid nyo na yon, ilalagay nyo ngayon sa savings. Kung halimbawa naman, yung tatay, ang isang tatay, naninigarilyo. Kung siya naman ay naninigarilyo, gumagastos siya ng halimbawa lang 4 pesos sa isang stick. Sa isang araw, nakakasampung stick siya. That is 40 pesos. No? Yung iba nga, nakakadalawang kaha sa isang araw. O, yung iba, isang kaha sa isang araw. Kung ang isang stick ay 4 pesos, halimbawa lang, at ang inuubos mong sigarilyo, halimbawa ay 20 sa isang araw, hindi ko sinasabing alisin mo, kundi bawasan mo. Halimbawa, yung 20 stick ng sigarilyo, gawin mong 10 na lang. No? So kung 4 na piso ang isang stick, sa 10 stick na ibinawas mo, that is 40 pesos a day. Kung 40 pesos a day times 30 days, that is how much? Kung 40 pesos sa 10 araw, 400 pesos. Sa isang buwan, 1,200. Imagine, kung ikaw ay nagsisigarilyo ng 20 stick sa araw-araw, gumagastos ka ng 2,400 sa isang buwan. So, babawasan mo lang yon, kalahati. So, 10 stick lang ang sisigarilyohin mo. That is 40 pesos a day times 30 days. That is 1,200. So, sa isang taon, so magkano na yun? 1,000, sa 10 buwan, 1,200 plus 240. So mayroon ka ng 1,440 a year. Sigarilyo lamang po yun. Iyong alak po na iniinom po ng mga kalalakihan. Kung babawasan po ninyo yung inong iniinom na alak, kayo po ay makakatipid. At yung matitipid po ninyo, yun ang inyong gagawing savings. At yun ngayon ang iipunin ninyo. At pag lumaki na yun, saka nyo ilalagay sa isang investment. Sa susunod, yun po ang aking ituturo sa inyo kung saan po natin ilalagay ang ating pera
na ating i-invest upang ito'y mas lalong lalaki pa. So, maraming salamat mga magulang, mga kapatid, sa inyong pakikinig. At sana ay natuto po kayo sa aking naibahagi sa inyo patungkol sa savings. Thank you very much. God bless you all.